again to R&B Glenn YouTube channel. So this is Len or your mommy Len. So kung magustuhan niyo po tong video na to, don't forget to hit likes and don't forget also to click the subscribe button and the notification bell para po ma-update kayo sa aking mga susunod na videos. Ayan. So for today's vlog, ikwento ko lang po sa inyo na hindi ba doon sa previous video ko na banggit ko that I was become a stage mother. Ngayon medyo binawasan ko na yung pagiging stage mom. Kasi normally naman sa mga mother, pag may mga youngest ka or mga malilit ka pang anak, diba, you are monitoring them sa paglaki, lahat na lang pinupuna mo. So, ako nung yung sa panganay ko, exposed siya masyado sa tao. Kasi, nung ako'y nag-work before sa isang company, dinadala ko yung anak ko pag may mga events sa company. Tapos, madalas, naiimbitahan din kami kapag merong mga birthday party or yung children's party, ganyan. Kasi halos kasabayan ng mga anak ko rin, yung mga anak din ng mga ka-office mate ko na medyo ahead lang mga 2 to 3 years, ganyan. So, sa bunso ko naman, nakapag-resign na ako nung when she was turning 3 years old. So, pero exposed din siya sa mga tao dahil pag may mga birthday events din, umaating kami para makita ko siya kung paano siya makipaglaro sa mga tao, makipag-usap, paano siya makipagkaibigan. Kasi malaking tulong kasi din yun yung kanyang social development. Okay? At saka nakakatulong din yun sa mental development nila, di ba? Kasi they learn how to take care of other people or how to get friends or getting more friends. Katulad sa panganay ko, very friendly naman po iyon. And ma-expose sa tao at sino-show yung mga talents, ganon. Like with my son, marunong siyang kumanta, marunong siyang sumayaw. Tapos yung anak ko rin, ganyan din, marunong ding sumayaw. Pero kasi yung anak kong bunso, lahat ng activities sa school, sinubukan. So, hindi man siya naging successful dun sa mga volleyball, badminton, swimming. At least, kahit paano, na-try niya yung iba't ibang activities. Pero, kaya napasok siya sa dancing. Kasi yun talaga yung gusto niya, magda-dance. And medyo na-expose na rin siya sa tao before na kasi naging model din siya. So, kinuha kami na isang agency. Pero yun naman, yung mga costume, ikaw ang magpo-provide para sa anak mo, ganun. Tapos, it depends na lang din kung may kukuha sa'yo as a model ng bawa, ng watch, ganyan. So, yun, minsan nakapag-perform na rin siya sa Star Mall. So, watch this guy. So, hindi ko alam ito. Giniagawa mo! Ayan. So, yan, nakapag-perform na rin siya dyan sa Star Mall when she was 4 years old. Tapos, yung anak kong panganay, sumali dati siya sa Star Hat. Tong bunso ko, ayan, nakikita nyo na nagmo-model siya. Ayan. And na-meet namin si Viva Hot Babes. Ayan. So, talagang nakakatuwa kasi kahit paano nakakakita kami ng kahit paano artista. Ayan. Tapos, kasi ako mahilig din ako sa mga artista eh. Sumali nga dati ako sa Eat Bulaga noon. Naging contestant din ako doon. Eh, hindi lang ako nanalo. Pero kahit paano, nakareceive ako ng consolation prize na 5,000. No? At least kahit yung one day absent ko dun sa company, na pinayagan naman ako ng boss ko, final ko siya as a vacation leave. O, di ba kung ang salary ko ay nasa less than 1,000 pa lang noon, kahit paano, nakareceive ako ng 5,000 pesos.
O, din may pambayad kami ng kuryente, saka ng tubig. Wow! That's a good news, diba? Nakapag-grocery pa ako. Nakakain pa kami sa labas ng anak ko. Wow! Yung dalawang, nung... Bali, kasama ko pala yung aking, ano, yung nag-aalaga sa anak ko nun. O, kasi, yung anak ko na sa bahay lang, sa aming daddy niya, nanonood lang. Ganun. So, ito naman, na-meet niya si Viva Heartbeat, yung bunso ko. Tapos ako noon, ang na-meet ko si Pao. Kasi nag-work ako na ako sa BPO noon. Tapos na-meet ko siya. So, mahilig din kami mag-take-take ng picture sa mga artista. Ganyan. And ito namang panganay ko rin, mukhang bagay nga sila eh. Ako, botong-boto ako dito kung ito'y magiging shota. Pero, hanggang pangarap na lang naman din yun. Ang aking anak ay na-meet si Ate Girl. Ayan, si Ate Jackie. Na sa, ano, sa channel po, sa ABS-CBN. Ayan. Pumunta yata siya sa isang events. Tapos yun nga, na-meet niya si Ate Girl. Nag-picture na rin siya. O, hindi ba? Ang ganda. Parang kala mo mag-shota. Hindi naman sa ano, may itsura naman din yung ano. Ayun, mana sa mami. Ayun. So, yun guys. So, mas maganda talaga pag na-expose mo yung anak mo sa mga iba-ibang tao. Kahit paano, hindi sila nahihiya masyado. Yung kanilang emotionally, social development nila, social skills, ay talagang nade-develop. So, sabi ko naman sa kanila, huwag kayong mahihiya. Kung wala naman kayong ginagawa kasalanan, huwag kayong mahihiya, di ba? You should know how to deal with different people, kesikat o hindi, di ba? Kahit pag-friends kayo, kung ayaw, ready huwag. Kung pwede naman makipag-friends, why not, di ba? So, ganun lang. Kasi, dagang nakamonitor ako sa kanila ever since na sila yung mga bata pa. So, ngayon, dala-dala naman din nila yung how they deal with different people. So, very friendly naman sila both. So, yun lang guys. So, dapat tayo as a mom, we must also expose our children with different people. Paano sila makisalamuha sa mga bata, ganon. Para natututo din sila, no? Na paano makipag-deal, makipag-usap, ayan. So, yun lang guys. So, sana nagustuhan niyo itong aking video ng mga pictures namin sa mga artista. Kasi talagang nakakatuwa kung babalikan mo yung mga memories na yun, di ba? Kahit paano may mga memories ka sa mga artista. And sana nga rin, ma-meet ko si Vice. Wow! Ganda rin. Makapunta rin ako ng ABS-CBN. Di pa kasi ako doon nakakapunta. Maybe sometime kapag nandito na yung asawa ko. So, yun. Ganun lang, guys. So, thank you, everyone, for watching. And don't forget to like the video and click the subscribe button. And hit nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa aking next video. So, thank you, guys. Have a great day. Love you.